Magandang araw sa lahat. Ako si Jairo Buliedo. Nandito tayo ngayon sa Tagaytay City upang magbigay ng latest update tungkol sa kasalukuyang galaw o sa mga movements ng Taal Volcano itong mga nakaraang oras dito sa Cavite at Batangas area. Makikita sa ating likuran ay yung Taal Volcano overlooking from Tagaytay City, at makikita dito visually at visibly na nagbubuga na naman ito ng steam rich plumes na tinatawag. Steam, ibig sabihin, yung mga particles sa ilalim ng vulkan ay umaangat siya dahil doon sa init, dahil sa volcanic activity sa loob mismo ng vulkan. Ang difference nito doon sa ibang mga observation natin sa nagdaang araw, kanina, nung nagsimula siyang bumuga ng steam or ng plume, ay medyo blackish siya. Medyo mas kulay black siya kumpara doon sa mga nakarang araw na medyo mas puti siya ng konti. This time, medyo mas dark siya at visibly mas marami siya ng kaunti doon sa mga usual na pinubuga niya. Sa paligid din mismo nung mismong vulkan Taal, makikita din yung vag o yung volcanic smog sa paligid niya. Hindi rin siya visually o visibly makita masyado dahil doon sa kapal ng habog o ng parang usok sa kanyang paligid. Dito naman mismo sa surface ng sa paligid ng vulkan Taal, dito sa ibaba ng Tagaytay City, nakapal pa rin yung fog. Pawala-wala siya, minsan pabalik-balik, pero as of this moment, bumalik na naman yung kapal ng fog. Yung fog hindi lang siya concentrated dito sa area na to ng Tagaytay. Actually, hanggang paikot dito, hanggang sa may kalsada, kita siya hanggang sa kabilang side ng mga kabundukan doon sa bahaging ayon. So, balik tayo dito sa Taal Volcano. Hindi rin ito, base sa FIVOX o base doon sa Philippine Volcanology and Seismology Institute o FIVOX, hindi rin nagpapakita ng sinyales na kumakalma itong Taal, dahil nga dahil sa patuloy na pagtaas ng sulfur dioxide. Nakatunayan nga, noong nakaraang araw, nakapagkala tayo ng halos nasa 20,000 toneladang sulfur dioxide. Ano bang ibig sabihin nito? Ibig sabihin po nun ay yung magma ay papalapit po siya doon sa crater o sa bunganga ng vulkan, kaya lumalabas itong sulfur dioxide na ito. At ito yung sinyales na lumalapit na nga ito doon sa crater at magkaroon, at posible pa rin o hindi imposible ang eruption nitong vulkan Taal. Itong sulfur dioxide ay pinag-iingat ng Department of Health ang mga tao dito sa sulfur dioxide na ito, dahil maaari ito maka-apekto sa kalusugan. Kaya hanggat maaari po, N95 or KN95 mask po ating gamitin. At kung mayroon po tayong goggles, ay mas mainam po para sa atin. Ganon din dahil nga dito sa patuloy na aktibidad ng vulkan ay hindi pa rin ibababa ng FIVOX sa itong alert level ng Taal. Paalala lang po natin sa ating mga kababayan, nananatili po sa alert level 3 ang vulkan Taal. Ganon din sa kabila nito, sa patuloy na aktibidad nitong vulkan, nananatili pa rin ang libo-libo natin mga kababayan sa evacuation center. Tunayan doon sa Agoncillo, Batangas, yung 2 barangay doon na kabilang doon sa 7-kilometer danger zone ay naka-specialized lockdown na. Ibig sabihin, hindi na talaga pinapayagan totally yung mga residente. May mga piling residente lang, ito yung tinatawag nilang head of the family, na pwede bumalik doon sa kanilang mga lugar. Pero hindi rin siya advisable dahil hindi sila pinapayagan na manatili doon sa kanilang mga tahanan ng matagal. In fact, gandang hapon ay kailangan na nilang pumunta sa mga evacuation center. So base doon sa tala ng Agoncillo Local Government Team, nasa 95% to 97% na yun evacuate nila sa kanilang 2 barangay na apektado nga nitong 7-kilometer danger zone. Doon naman sa bayan ng Laurel, concentrated sa Tikub Elementary School yung pinakamaraming evacuees, nasa 700 yun na nanatili doon sa evacuation center na yun, at daan-daan pa yung kalat sa iba't ibang evacuation center doon sa kanilang probinsya. Nananawagan ng tulong ang iba't ibang local government units dito sa Cavite at Batangas, kaya kung may gusto man tumulong, magpaabot ng kanilang tulong sa kahit anumang paraan para sa ating mga kababayang apektado ng Taal Volcano o pagputok nitong Taal, mangyari po lamang na makipag-ugnayan po kayo sa mga local government ninyo po o doon sa mga bayan na apektado mismo ng Taal Volcano. Yan muna ang latest updates na nakalap natin dito sa paggalaw o sa mga aktibidad ng vulkan. Mangyari po lamang na laging tumutok sa Rappler para sa iba pang mga detalye at impormasyon tungkol sa pagputok ng vulkan Taal. Ako po si Jairo Buliedo, Rappler.